Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay oras na po na tayo po ay magkatipon upang pag-aralan po tayo po ay dumako sa ating lingguhang pangangaral sa ating Sunday sermon sa Angeles City Southside Church of Christ. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay pagpapatuloy lang po doon sa napag-aralan po natin nung linggo sa aklat po ng Philippos, Philippians. Sa unang kapitulo po ng Philippos, kung ating maalala, si Apostle Pablo po ay binabalitaan lamang po niya ang mga taga-Philippos dahil sa kanilang pag-alaala sa kanya, na nabalitaan ang kanilang minamahal na kapatid na si Apostle Pablo ay nakabilanggo. Kaya po sinasabi ng Apostle Pablo doon sa unang kapitulo na wala silang dapat na ipag-alaala dahil sa kanyang pagkakulong ay lalo pang naging instrumento sa paglaganap ng Ebanghelyo. Unang-una ay napakinggan ng Ebanghelyo ang mga nagbabantay po sa palasyo na saan siya nakakulong doon ay nabalitaan pa nilang Ebanghelyo. Pangalawa, yung mga kapatid, lalo pa silang tumibay sa kanilang pagnanasa na mangaral sa Ebanghelyo dahil si Apostle Pablo po ay nakakulong. Pero malinaw po sa tinuran ni Apostle Pablo na may dalawang motibasyon ng mga kapatid kung bakit sila naging mas matapang sa pangangaral. Yung unang grupo ay sa mabuting kalooban. Yamang nalalaman nila na si Apostle Pablo ay siya po ang tagapagtanggol ng Ebanghelyo at dahil siya po ay nasa bilanggong, sila ngayon ay tatayong tagapagtanggol dahil si Apostle Pablo hindi na maaaring lumabas at ipagtanggol ang Ebanghelyo. Yung pangalamang grupo naman ay ang kanilang motivasyon ay sa kanilang pangsariling ambisyon at hindi po sa galing sa mabuting kalooban. Pero sabi ng Apostle Pablo doon po sa 18 talata anong unang kapitulo na hindi mahalaga kung anong motivasyon ng isang mangaral. Basta ang pinapangaral lang niya ay ang Kristo kanya. Dito po sa unang kapitulo sa Korinto, dito po sa 18 talata, ano nga, kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukumari o sa katotohanan, ay pinahayag si Kristo at sa ganito yung nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. So, nagagalak siya kahit anong motivasyon ng nangangaral, basta ipinapangaral nila yung katotohanan, may mga taong maliligtas sa pusasampalataya sila sa katotohanan na ipinapangaral. Dito natin malalaman na kahit ang mga aral ay isang expedient lang, hindi siya ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay yung mensahe. Si Kristo pong salitang Kristo sa 18 ay isang metonymy. Pinabanggit po ang ating Panginoon, pangalan Kristo, pero tinutukoy po yung aral ng ating Panginoon, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, kahit ano pang motibasyon ng isang mangaral, kahit ito'y sa mabuting kalooban o dahil sa pasariling ambisyon o magdulot ng pagkakampi-kampi kanya, basta si Kristo ang Ebanghelyo pinapangaral, yung nakikinig sa Ebanghelyo ay maliligtas pa rin. Yun ang ating makikitang mensahe ni Apostle Pablo. At sabi niya sa kanyang buhay, sabi ni Apostle Pablo, ang mabuhay ay si Kristo kanya at ang mamatay ay pakinabang. Kung makikita natin paano magiging pakinabang ang kamatayan, lalo sa panahon natin ngayon, ay napakamahal na mamatay. Pero sa kanya, pakinabang, dahil kung tayo po'y mamamatay na tapat na aking Kristo, ito tayo po'y mapupunta sa isang mas magandang kalagayan. Sabi po ni Brother Chris Hepler, God bless you in your work. Brother Lori, God bless. Brother Chris, makikita natin na mas magandang pakinabang. Dito po sa Philippians, sabi po ni Apostle Paul, dito sa verse, dito po sinabi niya na my boy to live is Christ, sa verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang kahulugan ng buhay niya ay sumulat sa kalooban ni Kristo. At kung siya mamamatay sa ganung kalagayan na siya po ay nabubuhay kay Kristo, ito'y pakinabang. Bakit? Say, magagantipalaan sa kanyang katapatan sa Panginoon. Pero tingnan po ninyo ang puso ni Apostle Paul. The heart of Paul is in serving his brethren. Tingnan po nyo doon sa verse 23. For I'm hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better,
Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith. Kaya tingnan niyo ang puso ni Apostle Paul. Siya nasa paglilingkod at pagmamalasakit sa kanyang mga kapatid. Dito po sa Pilipos, sa ikalawang kapitulo, sabi po rito ni Apostle Paul, kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, any consolation in Christ, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, sinasabi sa atin, comfort of love, sabi sa English, kung mayroong anumang pagkisam ng Spirit, fellowship in the Spirit, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, if there is any affection and mercy. Ito po yung mga kataga na totoo sa mga Kristiyano. Kung tayo po yung mga Kristiyano, meron tayong kasiglahan kay Kristo. Bakit? Sapagkat tayo po yung binibigyan ng kaginawahan ng ating Panginoon. Dahil number one, binigyan niya tayo ng kaginawahan mula sa ating mga kasalanan. Sabi niya dun sa Mateo chapter 11, verse 27, you will find rest in your souls. Meron tayong ka-comfort na naki Kristo Jesus. At ito yung ginawa sa kanyang kamatayan, lalo na sa kanyang pagkabuhay na maguli. Dahil nandoon ang nagbibigay sa atin ng kasiglahan dahil lang po natin na tayo may buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Ito yung totoo sa isang Kristiyano. Sabi ni Pablo, kung totoo yun sa iyo kanya, na si Kristo ay nagbibigay ng comfort sa iyo o consolation o binibigyan tayo ng yung nga pong ginhawa dahil sa niligtas tayo ng Panginoon at meron tayong buhay na walang hanggan. Kung totoo sa iyo, sabi ng Apostle Paul, kung merong anumang kaaliwan ng pag-ibig, sabi nga, for comfort of love. Ito po ay, ang ibig sabihin po, kung tayo po ay instrumento ng ganong klaseng pagmamahal, na tayo po ay naaliw ng pag-ibig natin sa Diyos at sa ating pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid. Kung yun ay totoo sa iyo, sabi ng Apostle Paul, kung merong anumang pakikisama ng Espiritu, fellowship in the Spirit, kung tayo po ay nakikisama sa anumang ipinahayag ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po, ang kanyang gawain ay magpahayag to reveal the Word of God. And fellowship in the Spirit, ibig sabihin kung tayo patuloy na nakikisama sa anumang ipinahayag ng Espiritu Santo. Ibig sabihin sa katotohanan, ibig sabihin. Kung merong anumang pagkagiliw, hatabang, we have affection with one another bilang mga Kristiyano. At meron tayong habag sa isa't isa. Kung totoo yan sa iyo, sabi ng Apostle Paul. So sinasabi niya rito, kung totoo yan sa inyo bilang mga Kristiyano, itong gagawin niyo kanya. Ibig sabihin, natutuwa si Apostle Pablo kung tayo po ay may kasiglahan kay Kristo. Natutuwa si Apostle Paul kung tayo po ay may kaaliwan ng pag-ibig. Natutuwa si Apostle Paul kung ang mga taga-Pilipos ay may pakikisama sa Espiritu. At natutuwa si Apostle Paul kung may anumang pagkagiliw at habag ang mga taga-Pilipos sa isa't isa. Pero sabi niya, lubusin niyo tuwa. Mas matutuwa ako, sabi ng Apostle Pablo, kung ano. Sabi niya sa ikalawang talata, ay lubusin niyo aking tuwa sa pagkakaroon ng ganding pag-ibig. Sabihin, magtaglay ng ganding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Sabihin, dito po ko sa Ingles, mas maliwanag po ata kaysa Tagalog, kung titignan natin ng translation po ng New King James, parang hindi maliwanag po sa nabasong Tagalog kanina. Dito sa Philippians chapter 2, sa Ingles kanya, ito po ang ating matutuhayan. Fulfill my joy by being like-minded. Ibig sabihin, sila'y mayroong pagkakaparehong pag-iisip. Kung tayo po yung mga Kristiyano, kinakailangan tayo may pagkakaparehong pag-iisip. Meron tayong pagkakaparehong pag-iisip sa ating pagnanasang pumunta sa langit. Meron tayong magkaisang pag-iisip na tayo'y manatili sa, na maging tapat sa kalooban ng Diyos. At magkakaparehong kaisipan sa pagnanasang tayo maligtas. Being like-minded, sabi ni Apostle Paul. Tapos sabi niya, having the same love. Meron tayong pareha-parehang pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig natin sa Diyos ay paksunod sa kanyang mga kaloban. At meron din tayong pareha-parehang pag-ibig sa isa't isa. Hindi ba? The same love. Sabi po sa atin ni Apostle Paul, being of one accord, tayo po yung nagkakaisa o nagkakasundo
o we are in agreement kanya. Walang pagkagulungan sa atin o sa mga taga-Pilipos. At sabi niya, and of one mind, isang kaisipan, yung sabihin, isa lang po ang pinaniniwalaan natin. So sa ganong bagay, meron tayong isang kaisipan. Dahil po sa ganong kanya, kung meron tayong, kung sasabi niya, if you are like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind, hindi natin dapat gawin sa verse 3, hindi natin dapat gawin ng anong bagay na tayo magkakaroon ng hindi pagkakaisa. Sa verse 3, let nothing be done through selfish ambition or conceit. Doon po sa verse 1, chapter 1, verse 1, verse 8:16, may mga tapatid na nangangaral, the former prescribes for selfish ambition, ganyan. Although sabi niya, kung nangangaral yung mga taong yon, si Christopher yung pinapangaral, ako'y natutuwa sapagkat may kalulong maliligtas. Pero sabi niya pa rin, tama yun. Hindi natin dapat ginagawa mga bagay galing sa ating pangsariling pagpapaligsaan. Kasi mas maganda yung English talaga. Out of true selfish ambition, ganyan. Sabi, hindi yun ang ating motivasyon sa paglilingkod sa Panginoon. Or conceit, dito po sa Tagalog, pagmamataas. Hindi po tayo kinakailangang magmataas, kundi tayo po'y kabaligtaran, sasabihin ng Apostle Paul sa susunod versikulo. Hindi nararapat sa mga Kristiyano na tayo po ay mapagmataas, sinasabi niya. But in lowliness of mind, sa Tagalog, kundi sa kababaan. Ito po ay nangangulugan ng pagpapakumbaba, humility. Hindi tayo dapat nagmamataas, kundi tayo po ay nagpapakumbaba. With reference sa ating mga kapatid. Sa mga tweed, hindi tayo nagmamataas. At tinitingnan natin sila na mas magaling tayo sa kanila o mas banal tayo sa kanila. Hindi. Kundi tayo po ay nagpapakumbaba kanya. Ano nga ang ating kaisipan? Sabi niya, ituring ng iba igit na mabuti kaysa inyong sarili. Tayo po ay makikinabang kung gano'n ang ating kaisipan. O ang sabi rin ni Apostle Paul na let it esteem others better than himself. Kasi kung gano'n lang ating kaisipan with regards sa ating mga kapatid, mas makikinabang tayo sa kanila. Bakit? Dahil makikinig tayo sa kanilang sinasabi. Matututo tayo sa kanila. Pero kung tayo po yung nagmamataas, hindi natin sila papansinin. Di ba? Yun ang kaisipan natin sa isa't isa. Kaya sa ating relasyon sa isa't isa, gano'n ang ating tinitingnan. Makinig tayo sa bawat isa at maaaring tayo makikinabang na sasabihin ng bawat isa. Dito po sa ika-apat, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan kundi ang kapakanan ng iba. Ito po isang bagay na nagpapakilala sa nature ng pagiging Kristiyano. Ang Kristiyano po hindi pagiging makasarili. Katulad po ng ating Panginoon na siyang pinagbuhatan ng ating kaligtasan, hindi po siya makasarili. Kung siya'y makasarili, hindi niya tayo ililigtas. Kundi inisip niyang kapakanan natin. Ganun din ang ating tinitingnan sa ating mga kapatid. Hindi lang ating sariling kapakanan ang tinitingnan natin, kundi rin ang kapakanan ng iba. Yun ang makikita natin. Sabi nga po, sabi sa Ignes, Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Sabihin, yung kapakanan ng iba, ang tinitingnan natin, hindi lamang ang ating kapakanan. Tingnan yung salita, hindi lamang sa ating kapakanan. Kailangan din natin tingnan lang ating kapakanan. Mahalaga po yun. Pero hindi lamang ang sarili natin, kundi rin iba kanya. Titingnan natin ang ating kapakanan. San galing itong sinasabi ni Apostle Paul? Na tayo magpakumbaba? Na tingnan natin ang isa, ang iba lang mas mabuti kaysa sa atin, at hindi lamang ating sariling kapakanan ang ating iniisip. Saan galing yun? Yun ay galing sa ating Panginoon. The notion of being humble, sabi niya, the notion of esteeming others better than myself and looking for the interest of others and not only for our own interest, ay nasa kaisipan ni Kristo. Sa verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sa Tagalog, magkaroon kayo sa inyong ganitong pag-iisip na nakikwisus Jesus din naman. Ano ang kaisipan ng ating Panginoon?
ang kaisipan ng ating Panginoon ay hindi lamang ang sarili niyang kapakanan ang iniisip niya. At ang kaisipan ng ating Panginoon na hindi pagmamataas, kundi kababaan. Dito po sa makikita nating versikulo na ito na pinakikilala po sa atin ang kaisipan ng ating Panginoon, makikita natin ang kanyang kaisipan. Ang sabi niya, bagamat siya inasaan niyo ng Diyos, sabi sa Ingles, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Meron pong isang alternative translation, something to be held onto to be equal. Hindi niya, sa Tagalog, mas maganda po yung salin, ito yung magandang salin, huwag tignan ng bawat isa sa inyo kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ay, yung, magkaroon sa inyo sarili na pag-isip na kay Kristus, nasa kay Kristus din naman, nasa bagamat nasa inyo ng Diyos. Sabihin, nasa inyo ng Diyos, ay hindi niya inaaring itunuro na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Siya'y pantay sa Diyos. He and the Father are equal. But Christ did not use that as a reason not to obey His Father. Diba? Hindi niya ginawang dahilan niyo. Nagpakumbaba siya. Yun ang sinasabi niya, siya'y nagpakumbaba. Alam po niyo, mayroon mga nagtuturo, halimbawa ay mag-lesson ni Kristo, na sinasabi nila, hindi naman talaga sa Diyos. Nasaan niyo lang siya ng Diyos. Dito natin makikita ang kahulugan ng salitang form. Ang ibig sabihin ng salitang form, morph. Ano yung sabihin nito? Ang sabi po ni Vines, denotes the special or characteristic form or feature of a person or thing. It is used with particular significance in the New Testament only of Christ in Philippians chapter 2, 6 and 7. In the phrases being in the form of God and taking the form of a servant. An excellent definition of the word is that of Gifford. Morph is therefore properly the nature or essence, not in the abstract, but as actually subsisting in the individual and retain as long as the individual itself exists. Thus, in the passage before us, morph, theou, is the divine nature, all actually and inseparably subsisting in the person of Christ. For the interpretation of the form of God, it is sufficient to say that it includes the whole nature and essence of deity and is inseparable from them since they could not have no actual existence without it. That it does not include in itself anything accidental or separable, such as particular modes of manifestation or conditions of glory and majesty which may at one time be attached to the form at another separated from it. Ibig sabihin, hindi maihiwalay ang Panginoon sa kanyang pagka-Diyos. Yung salitang anyo ay sinasabi, hindi yung nakikitang pasabi natin, parang anyo nakikita. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ito yung talagang kalikasan niya, the essence kanya. Sinabi nga po sa binasa natin, the essence, the nature, sinasabi niya. Ibig sabihin nito, siya'y nasa kalikasan ng pagiging Diyos. Pero kahit siya'y nasa kalikasan ng pagiging Diyos, hindi niya inaring bagay na isang dahilan na panangnan niya ito upang magsasumulod sa kanyang Ama. Yung po mag-less ni Kristo, sabi nila, itong anyo ng Diyos ay hindi sa Diyos. Siya'y nasa anyo lamang ng Diyos. Pero yung salitang anyo ng Diyos at saka anyo ng alipin, di ba servant, form of a servant, nung sinasa niyo ng pagiging alipin, siya itunay na alipin. Sa makatid, kung sinasa niyo ng Diyos, siya itunay na Diyos. Kung hindi, bakit hindi? Yan ang kahulugan na sinasabi sa atin na salitang anyo. He was in the form of God, therefore he was God. And he was equal with his Father. Pero hindi na ginamit ng dahilan para wag panangnan niya yan, paghawakan niya para wag siyang sumulod sa Diyos. So ating Panginoon ay nagpakumbaba. Iniwan niya ang kalalatian sa langit at siya bumaba sa lupa. Sabi nga po sa talatang babasahin natin, sa ikawalo, siya nagkatawang tao. Siya ay naging tao. Siya ay nagpakumbaba bilang tao. Dito po sa 7, dito po ang isang hindi magandang salin ng Tagalog. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinawangan yung alipin na naging katulad ng tao. Wala lamang hinubad ng Panginoon. Hindi maihiwalay ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang sarili. Sapagkat siya'y Diyos.
kahit siya po yung nagkatawang tao, siya pa rin ay nasa kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa Colossians chapter 2 verse 9, sinasabi sa atin, nung same tao, siya nasa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. The fullness of God bodily, sabi po sa atin. Sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat sa kanyang nangirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. So nung siya tao, siya pa rin ay Diyos. Nasa kanyang kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi niyo nabad yun. So siya pa rin ay Diyos. Ano ang ibig sabihin? Hindi mas maganda po itong New King James, sabi po rito. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. Siya po ay inalis niya ang kalalatihan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi inubad ang kanyang kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos. Ang inubad niya yung kalalatihan sa langit na taglay niya nung siya nasa langit sapagkat siya Diyos. Siya pa nababa sa lupa, siya pa rin ay Diyos. Pero binaba niya ang kanyang sarili. Siya po ay naging anyong alipin. So siya ay naging alipin. So pagkakaraan, yung Diyos, anyong alipin. Kung siya anyong alipin, siya ay alipin. Therefore, nung siya nasang Diyos, siya ay Diyos, di ba? At sinasabi sa atin, naging katulad ng tao. Sa paanong paraan na siya ay katulad natin, sa lahat ng bagay ay katulad natin. Dito po sa Hebrews, may yan po makikita natin. Siya ating Panginoon ay Diyos, na tao ng katulad natin nung siya nagkatong tao, di ba? Dito sa Hebrews chapter 2, verse 14, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, of the devil, sabi po sa atin, and release those who through fear of death were all their lifetimes subject to bondage. Dito po sa verse 17, therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Siya'y nakitulad sa mga tao, naging katulad natin siya bilang tao sa lahat ng bagay. So siya'y Diyos na nagkatawang tao. Siya'y tunay na Diyos. At masasabi rin natin, nung siya'y nagkatawang tao, siya'y tunay na tao. Di ba? Walang pagkakaiba sa atin. Sa ikawalo, sabi niya, verse 8, at palibasin ang tagpuan sa inyo ng tao, so siya, katulad natin na tao, nasa inyo ng tao. Siya nagpakababa sa kanyang sarili, he humbled himself. Mula sa kalalatian sa langit bilang Diyos, siya Diyos na nagkatawang tao at ibinaba niya ang kanyang sarili, he humbled himself. At dahil po siya nagpakababa, siya sumunod sa kanyang ama sa lahat ng mga bagay. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ang kanyang pagpapakababa bilang tao ay siya naging masunurin sa kanyang ama hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan sa krus. Yan ang pagpapakababa ng ating Panginoon. Siya'y nasa langit at nagpakababa at naging masunurin sa kanyang ama hanggang sa kamatayan sa krus. Sabi niya pa asal po. Dahil dito sa kanyang pagiging masunurin at sa kanyang pagiging mapagkumbaba, nanagampanan niya ang pinagagawa sa kanya ng kanyang ama hanggang sa kanyang kamatayan, siya po'y binigyan ng gantimpala ng kanyang ama. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang ligit sa lahat ng pangalan. A name above every name. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuod na siya'y ating purihin at sambahin kanya sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesus Cristo ay Panginoon sa ikalulalhati ng Diyos Ama. Siya po ang ating Panginoon. Nasa kanya lahat ng otoridad. Binigay sa kanya ng Diyos. Kaya kailangan natin siyang purihin, kailangan natin siyang sambahin sapagkat siya binatakila ng Diyos. Dahil siya naging masunurin hanggang sa kamatayan. This is the mind of Christ.
Ito ang kaisipan ng ating Panginoon. Kung taglay natin ang ganong kaisipan, ang necessary inference, tayo na po'y dadakilain ng Diyos. Tayo din po'y gagantipala ng Diyos ng buhay na walang hanggan na makasama natin siya sa langit. Sa verse 12, dahil dito kanya, dahil ang ating Panginoon, si Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos iniwan niyang kalulatian sa langit at siya nagkatawang tao at sumunod hanggang sa kamatayan sa krus. Dahil doon, sabi niya, kaya nga, mga minamahal ko kung paanong lagi niyo akong sinusunod. Pag sinusunod din si Apostle Paul, hindi actually si Apostle Paul sinusunod din na, kundi ang ating Panginoon. Maliwanag po yan sa Philippians 4:9, sabi nito, ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Sinusunod sila kay Pablo dahil si Pablo ay sumusunod sa Diyos. Yan ang makikita natin. Ano ang gagawin natin? Dahil nakita natin sa pagsunod ng Panginoon, naging masunurin hanggang sa kamatayan, anong gagawin natin? Ganun din tayo. Hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi nyo kasama, na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. At sabi dito po sa English, therefore, my beloved, as you have always loved, obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. The Bible doesn't teach what save always say. Sabi dito, as you have always obeyed, we need to obey. Until our death, we have to obey Christ to be saved. Not once saved, always saved. Yung sa mga Baptist, sabi nila, pag sumampalataya, ligtas ka na, hindi ah. Work out your own salvation with fear and trembling. Mayroon bang pag-asa ng buhay na walang hanggan ng mga Pilipos? Oh, did the Philippians have the hope of eternal life? Yes. But they have to work out their own salvation. That's a condition. They have to remain obedient until their death. Kailangan sila maging masunurin hanggang sa kanilang kamatay. Katulad ng ating Panginoon. Just like Christ. He was obedient unto death. Ganon din ng mga Pilipos. Work out your own salvation with fear and trembling. Bakit nanginginig tayo? With fear and trembling. Bakit tayo nanginginig? Bakit tayo natatakot at nanginginig? Dahil yun ay kagustuhan ng Diyos. Respetuhin natin ang kagustuhan ng Diyos. Ito isang seryosong bagay na dapat natin gawin. Kaya kasi Apostle Paul, ganoon din siya, nang pumunta siya sa Corinth. Sabi niya, with fear and trembling. Siya'y nangaral sa Corinth. Dahil seryosong bagay ang kanyang gagawin doon. Seryosong bagay ang kaligtasan. Hindi natin ito pinagtatawanan. Kaya nga, with fear and trembling, ibig sabihin, with all seriousness, gagawin natin ng ating paksunod. Bakit? Sino ba nag-uutos dito? At sino ang gumagawa sa atin pag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos? Sino bibigay sa atin ng kaligtasan? Dito po sa verse 13 ng Diyos, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Sino ang mga bagay na ating ginagawa, ang mga bagay na ating kalooban, ito galing sa Diyos. Sumusunod tayo sa pinapayag ng Diyos sa atin. Ito'y para sa kanyang mabuting kalooban. Sabi niya, for his good pleasure. Siya'y natutuwa. Siya'y nagagalak pag ang kanyang mga anak ay nagiging masunurin sa kanyang kalooban. Sapagkat yun ang kanyang kalooban. Siya gumagawa ng kanyang kalooban. Pag tayo po ang ginagawa natin ng kalooban ng Diyos, ito'y gawain ng Diyos sa atin. Pag tayo nabautismuhan, kanina gawa yan, ninigawa lang Diyos. Nung tayo ligtas, pag tayo nabautismuhan. The same way, pag tayo nabautismuhan, na tayo lumalakad bilang mga Kristiyano, kinakailangan ganun ang ating pag-iisip. With fear and trembling, yung sinasabi ni Apostle Paul. Hindi tayo dapat gawin ninyong lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Hindi tayo kailangan magreklamo sa mga bagay na ating sinusunod sa Diyos. Alam niyo mga taga-Israel, nang palabas sila sa Egypt at nandun sila sa papunta sa galing sa papunta sa Mount Sinai, makita nila ang Panginoon nagbigay ng kautusan, nagre-reklamo sila. Tumitingin sila pabalik sa Egypto. Hindi ganoon ang Kristiyano. Hindi tayo bumubulong at nagre-reklamo sa kalooban
ng Diyos. Kahit ano pang danasin natin dahil sa ating pagiging Kristiyano. Walang bulong-bulungan kanya at walang pagtatalo. Dito po sa English, kanya, do all things without complaining and disputing. Kanya. Hindi natin pinagdududahan ang kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos na maluwag sa ating kalooban. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Upang kayo maging walang sala at walang malay. Kung tinagawa po natin ang kalooban ng Diyos, anong ginagawa natin? Gumagawa tayo ng mabuti. Ang sinasabing good works, ay ang kalooban ng Diyos. When you do the will of God, we are doing good works. Di ba? Iyon ang kalooban ng Diyos. Good works. Yan ang mga bagay na gusto niya. Lalakarin natin. Doon sa Ephesians chapter 2 verse 10. Yan ang kalooban niya. Lumakad tayo sa mabuting gawa kanya. Eh, hindi tayo dapat magreklamo. Hindi tayo dapat magkaroon ng pagtatalo. Bakit? Sapagkat ang ginagawa natin ay mabubuting gawa. Anong resulta no? Sabi ni Pablo kay Timothy that the man of God may be perfect. Saktal. Tinurong lubos sa lahat ng gawang mabuti kanya. So dito makikita natin, pag sinabing maging walang sala at walang malay, tayo hiwalay sa kasamaan. Ang mga Kristiyano ay hiwalay sa kasamaan. Hiwalay sa kasalanan. We are harmless. Hindi tayo gumagawa ng anumang ikakasama ng iba. Upang tayo maging dulot ng pagkapahamak ng iba. At tayo walang sala ngayon. Bakit? Sapagkat pinatatawad ng Panginoon ng ating mga kasalanan. Noong tayo nabautismuhan, pinatatawad ng Panginoon ng ating mga kasalanan. Pag nagkamali tayo at tayo nagsisi, pinapatawad rin ng Panginoon ng ating mga kasalanan. So at tayo magiging walang sala, sabi niya. Mga anak ng Diyos na walang tungis sa gitna ng isang sarinlahing liko at masama na sa gitna nila yung lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanglibutan. Dito sa verse 15, naalala po natin na sinabi ng Panginoon, you are the light of the world. Pag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, we are the light of the world. Pag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi tayo nagkakasala. Hindi tayo lumalakad sa kasalanan. At kung tayo nagkamali, pilit natin bumabalik sa katuwiran, sa katotohanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kaya tayo walang sala at walang malay para tayo mga anak na maliit. Pag nagkamali, wala na kaagad. Nakakalimutan natin, kinakalimutan natin, bumabalik tayo sa tama. Hindi tayo lumalakad sa kasalanan. Magkaiba po yun. Ang nagkasala, nagkamali ka lang. Pero kung ikay lumalakad sa kasalanan, ikay patuloy nagkakasala. Ikay patuloy na bubuhay sa kasalanan. Hindi, ganun ang mga Kristiyano. Tayo ilaw lang sa kalibutan. Nakikita nila ang ating pagkakaiba. Ang sanglibutan, the world walks in darkness. We walk in the light. Makikita nila ang difference, ang contrast, sapagkat tayo anak ng Diyos. At ang Diyos ay nasa liwanag. Dito po sa 1 John, sinasabi po sa atin, sa 1 John chapter 1, maliwanag po yun, God is in the light. Sabi po sa atin, ng ating Panginoon, verse 5, 1 John chapter 1, verse 5, this is the message which we have heard from Him and declared it that God is light and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ, blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya na natin tayo walang malay, yun ang Kristiyano. Siya'y nabubuhay sa liwanag dahil ang Diyos ay liwanag. At tayo kanya mga anak. So kailangan din tayo lumakad sa liwanag. Di ba? Sabi po sa verse 16 na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may kapupuri ko sa amin Kristo na hindi ko tumakbong na walang kabuluhan, nagpagalma na walang kabuluhan. Ito rin po nagpapakilala that there is no one saved, always saved. Sabi po rito, tingnan natin sa English, ano kung anong salin po ang binasa natin, dito po sa verse 16. Philippians chapter 2, verse 16. Holding fast the word of God. We remain in the word of God.
remain in the Word of God and continue to walk according to the Word of life. To the Word of God. Diba? Yun ang sabi niya. Holding fast the Word of life so that I may rejoice in the day of Christ and I have not run in vain or labored in vain. Kung tayo po'y manatili tapat sa salita ng Diyos, manatili tayo naniniwala at sumusunod sa salita ng Diyos, abay pagdating ng Panginoon, mayroon tayong kagalakan sapagkat tayo maliligtas. At hindi na tayo nagpagal sa ating paglilingkod. Paano tayo nagpagal at walang kabuluhan? Kung hindi tayo tapat, once, hindi tayo mananatiling tapat sa Panginoon. Kawawa naman yung ating pinaglingkod sa ating Panginoon. Walang kabuluhan. Kaya kailangan, we hold fast. Sabi pa po ni Apostle Paul, holding fast the Word of God. So that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Alam niyo, napakahirap ang ating kalagayan bilang mga Kristiyano. Pinipilit natin yung waksing anumang kasama sa kalimutan. At tayo nanatili sa kalooban ng Diyos. Tapos biglang mawawala dahil sa tayo di naging tapat. Sayang. And we have to hold fast. No one same always same. Hindi totoo yun. That's not true. Kinakailangan pa rin tayong manatiling tapat. Sabi nga po sa Revelation 2:10, those who were persecuted, be faithful until death, and I'll give you the crown of life. Totoo rin sa atin. We have to be faithful until death para tayo magkaroon ng kaligtasan. So no one same always same sa Biblia. So verse 17, oh, kahit ako'y ibuos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Kanya. Sa Ingles, sanya, yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Ang sinasabi ni Pablo, kahit ako'y patayin ganyan. Kahit pa ako'y mamatay, sabi ng Apostle Paul, yun yung sabi ng drink offering, okay lang, ganyan, ako'y natutuwa. Sapagkat nakikita niya ang sakripisyo at paglilingkod ng kanilang pananampalataya kanya. Nakita niya ang bunga ng kanyang pagpapagal. Siya nagsimula sa Iglesia Filipos. So siya natutuwa ang, sa paglago ng kanyang mga kapatid sa Filipos na inaralan niya ng Ebanghelyo. Sa ikalabing walang talata at sa ganding paraan kayo natutuwa at nakikigalak sa akin. Ibig sabihin, huwag kayo malungkot para sa akin ganyan. Kung ako man ni mamamatay dahil sa aking paglilingkod para ng palataya sa Panginoon, huwag kayong malungkot, kayo makigalak. Bakit? Dahil sa pagdating ng pag-araw ng Panginoon, magugalak si Pablo. Bakit? He has not labored in vain. Siya'y naging tapat sa paglilingkod sa kanyang Panginoon. Tingnan po ninyo ang espiritu ni Apostle Pablo. Ang espiritu ni Apostle Pablo ay pinatutunayan niya. For to me, to live is Christ and to die is gain. Kaya huwag niyo kanya akong ikalungkot kung ako ay sa kasalukuyang panahon ay nakabilanggo. Dahil hindi ako nalulungkot, sabi ng Apostle Paul, ako'y nagagala na ako'y mamamatay sa aking paglilingkod sa aking Panginoon. Ito rin ang espiritu ng mga kapatid sa Apokalipsis na sila'y willing na mamatay. They died for the Word of God and for the testimony of Christ. It's a revelation, di ba? Hindi na sila nalulungkot dahil sila'y mamamatay sa pag na naglilingkod sa Diyos. Ganyan din siya partial po. So may kagalakan. Bakit? Meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan sa langit. Yun ang nagbibigay sa atin ng ginhawa na galing kay Kristo kahit sa gitna ng pag-uusik, kahit sa gitna ng kahirapan sa ating paglilikot sa Panginoon. Yun ang ginhawa na binibigay ni Kristo dahil meron tayong kaligtasan sa langit, meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan na ibibigay ng Panginoon sa kanyang pangalong pagdating. Yung po unang bahagi ng ating pag-aaral sa pangalawang kapitulo na aklat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Pero dito po sa pangalawang bahagi, meron siyang pinagtatagubilin sa mga taga-Pilipos. Dito po sa ikalaming siyam na talata hanggang sa ikadalampu-tapat, verses 19 to verse 14. Ngunit umaasa ko sa Panginoong Jesus na suguin ka agad sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkakalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo.
there's mutual love between the Philippians and Apostle Paul. The Philippians were concerned with Apostle Paul. Nabalitaan niya, sinabilanggo. On the other hand, Paul has concern with his brethren in Philippi. Kaya sabi niya sa verse 19, ngunit tumasok sa Panginoong Yesus na suguin ka agad sa inyo sa Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkakalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. At si Apostle Paul, ang mga taga-Pilipos, dahil sila po ang iglesyang tumulong lang sa kanya sa pangangaral niya nang siya umalis sa Pilipos. Ang iglesia lamang sa Pilipos ang tumulong sa kanya. So ang mga taga-Pilipos ay malapit kay Apostle Paul. At sa kanyang panalangin, so dito po, balik tayo sa Philippians 1 verse 3, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for you with all joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Sabihin, meron siyang concern sa mga taga-Pilipos. Meron siyang pagmamahal sa mga kapatid niya sa Pilipos. Kaya nagmamadali siyang suguin si Timoteo sa kanila. Para siya naman ay magkaroon ng balita tungkol sa kanila kung anong kalagayan ng mga kapatid sa Pilipos. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya na may tunay na magmamalasakit sa inyong kapakanan. Wala rin siyang kilalang iba na gayong may pagmamalasakit sa mga taga-Pilipos. Ibig sabihin, si Timoteo at si Pablo, meron silang parehong concern sa mga kapatid sa Pilipos. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kailang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Yesu Cristo. Siya tumutukoy doon sa ibang taong ano. Pero si Timoteo kanya, ang kanyang pinagsisikapan ay ang mga bagay ni Yesu Cristo kanya. Sa verse 22, ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Ang turing ni Timoteo kay Pablo ay parang ama. So sila'y naglilingkod na para mag-ama sa Ebanghelyo ngayon. Yun ang makikita na sinasabi ni Apostle Paul. Ganong kalapit ang relasyon ni Pablo at ni Timoteo na para sila kanyang mag-ama at kasama naglilingkod sa Ebanghelyo. In other words, kilala ni Pablo si Timoteo. Dahil sila'y magkasamang naglilingkod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Siya nga aking inaasang suguin ka agad kapag nakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. At nagtitiwala ko sa Panginoong hindi magtatagal at makakarating din naman ako. So Paul was confident that he will be released from prison at makasama niya ang mga kapatid sa Pilipos o sa Philippi. Ngunit iniisip kong kailangan pa rin isugo sa inyo si Epaphro dito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Yung mga taga-Pilipos, sinugo nila si Epaphroditus para mabigay ng tulong kay Apostle Paul. Kaya binabalik naman niya ngayon si Epaphroditus sa kanila. Yamang siya na nanabik sa inyong lahat. Si Epaphroditus po yung kasamang gumagawa ng mga taga-Pilipos at siya sinugo kay Pablo para tulungan si Pablo ng kanyang mga pangangailangan. At nananabik na si Epaphro dito na magbalik sa Pilipos. Kaya sabi po rito, yabang siya nananabik sa inyong lahat at siya ng mga namanglaw sapagkat inyo nabalitaan na siya nagkasakit. Si Epaphro dito po yung nagkasakit. So ang mga taga-Pilipos ay nag-aalala. Dito natin makikita sa mga Kristiyano, Christians in Philippi, their love for their brethren. And Paul for his love for his brethren in Philippi. And for Philippi's love for Epaphroditus. Yun at makita natin ang kailang pagmamahal sa isa't isa. Their love for one another. Ito dapat nating tagalay bilang mga Kristiyano. Pagmamalasakit sa isa't isa, sabi niya. Hindi natin ginagawa ng mga bagay sa pagkakampi-kampi, kundi sa tari ng pagmamahal bilang magkakapatid. Nakikita na ito sa limbawa ni Pablo, ni Epaphroditus, ni Pilipos, ni Timoteo. Their mutual love for one another. As brethren, sa verse 27, tutuwang nagkasakit siya na malapit ng mamatay. Ngungunit, kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. Si Pablo ay malungkot. Maliwanag dito. Sapagkat siya ay nakabilanggo.
Katulad ni Epafrodito na muntik nang mamatay at kinahabagan siya ng Diyos. Si Pablo rin po ay kinahabagan din ng Diyos para magpatong-patong kanyang kalungkutan. Tignan ninyo, siya nagagalak. Yes, joy. Ano bang ginamit na salin po nito sa verse 27? For indeed, they were sick almost unto death, but God had mercy on him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Paul was sorrowful, yet he was joyful. He was sorrowful dahil doon sa kanyang naranasan. Siyempre, nahihirapan siya. But he was joyful. Dahil siya po yung lingkod ng Panginoon. He has the hope of eternal life. Sabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Yun ang pinaggagalingan ng kanyang kagalakan na siya naglilingkod sa kanyang Panginoon. So, totoo yung nakita natin, tayo po yung nakakaras ng kalungkutan dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay, dahil sa pag-uusig na dumating sa atin, dahil tayo mga Kristiyano, dahil kung minsan nagkakaroon tayo ng problema sa isa't isa dahil sa pagkakaiba ng pagkakaunawa sa Biblia. Those are sorrowful things. But we have joy in Christ because we have the hope of eternal life. We have the promise of eternal inheritance in heaven. Yan ang ating joy. That's our joy. Kahit magkatayo po ay magkaroon ng sorrow upon sorrow, we still have the joy in Christ because He has promised us to be in His Father's house where there are many mansions. Nasabi po doon sa Revelation 21, wala lang mga bagay sa lupa, wala lang kalungkutan, wala lang kamatay, wala lang sakit. That's our joy. Yun ang ating kasiglahan at kagalakan na na kay Kristo Jesus. Kaya tigit akong masigasig na siguin siya upang pagkakitang muli ninyo sa kanya, kayo magalak at mabawasan ng aking kalungkutan. Nalulungkot siya para kay Epafroditus. Dahil muntik na siya mamatay dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Sinugo siya ng taga-Pilipos para ibigay niya ang pangailangan niya, pangailangan ni Pablo, at doon sa prosesong yun, muntik na siya mamatay, nagkasakit. Ang kanyang pagkakasakit ay dahil sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya si Pablo rin nalulungkot. Kaya susubuin niya si Epafroditus para hindi na malungkot ang mga taga-Pilipos at hindi na malungkot si Epafroditus sapagkat sinananabik na makita ang kanyang mga kapatid sa Pilipos. Tingnan po natin ang characteristics ng mga Kristiyano. They have the affection and mercy for one another. They have the love and concern for one another. And then they have the same joy in Christ and in themselves as brethren. Sana galon po tayo ngayon. Itong aklat ng Pilipos, ito ay isang larawan ng kagalakan sa gitna ng kalungkutan. Sa gitna ng kalungkutan ng isang apostol ay nakakulong at nangatanggala dahil sa kanyang pagiging apostol sa ating Panginoon. Pero doon pa rin ang joy. Sa aklat ng Pilipos, ang pinakamaraming beses na binanggit ang salitang joy, rejoice, joyful, in spite of the fact that Paul was in prison. So yun ang makikita natin. Ito ay isang pampalakas ng loob sa atin. Na tayo manatiling tapat. We hold fast to the word of God. Be obedient in serving Christ until our deaths. Because we have the joy and of eternal life in heaven. Sabi niya. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan na isinuong sa panganib ng kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Sabihin, by necessary inference, hindi madaling maglakbay sa Pilipos patungo sa Rome na sa aking paniniwala at doon na pinanggol si Pablo sa nung sulat niya sa mga taga-Pilipos. Sinuong niya ang panganib ng paglalakbay at ang pagkakasakit para lamang maibigay, mapunan ang kakulangan ng Pilipos na kailang obligasyon na tulungan si Apostle Paul sa gitna ng kanyang pangangailangan.
Ito po ang ating pag-aaralan sa next Sunday, Philippians chapter 3. Pero ano tinuturo sa atin ng Philippians chapter 2? Ang mag-Kristyano, kinakailangan meron tayong kasiglahan kay Kristo. Meron tayong kaaliwan ng pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa. Meron tayong pakikisama sa Espiritu na tayo sumusunod sa pinahayag sa atin ng Espiritu na kasunod sa Banalasulatan. At meron tayong pagkagiliw at habag sa isa't isa. At tayo rin po ay merong magkakaisang pag-iisip, magkakaisang pag-ibig, magkakaisang diwa, at may silang pag-iisip at tayo naglilingkod sa buong kapakumbabaan sa ating Panginoon. Hindi natin ginagawa ng mga bagay sa selfish ambition or conceit, kundi sa ating kapakumbabaan paglilingkod sa Panginoon hanggang sa araw ng ating kamatayan. Ang ating Panginoon ay naglilingkod sa kanyang Ama hanggang sa araw ng kanyang kamatayan sa krus. So tayo rin po'y maglingkod sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Until our deaths, we'll be obedient in serving God until our deaths. Yun po ang ating dapat tingnan. Ito makikita natin sa pangalawang kapitulo na aklat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Tingnan rin po natin ang pagmamahal sa isa't isa, ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang concern ng mga Pilipos kay Apostle Paul, kung ano ang kanyang kalagayan, ang concern ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos, ang concern ni Apostle Paul kay Epaphroditus na sinugo ng Pilipos para ibigay ang pangangailangan ni Apostle Paul, at ang concern ni Pablo sa mga taga-Pilipos kaya susugoy niya Timoteo na mayroon ding concern sa mga taga-Pilipos. The mutual love of brethren for each other. Yun sana pong taglayan natin sa ating paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po yung magandang pag-aralan sa gitna po ng COVID-19. Dahil ito po ay isang kalungkutan sa gitna natin, bagamat hindi naman pag-uusig, pero ito po ay pinwersa sa atin dahil hindi tayo makalabas sa ating mga tahanan, hindi tayo makapunta sa church building, pero dapat nandun ang spirito na yon sa ating mga sarili. Tingnan natin siya, partial po, siya nakabilanggo, nandun pa rin ang kasiglahan niya kay Kristo. Hindi tayo nagkikita dahil hindi tayo makapunta sa building at magsama-sama. Pero dapat tagalay pa rin natin ang kasiglahan sa ating Panginoon. At inaasam natin ng araw na muli ay magkakasama tayo sa paglilingkod sa Panginoon sa araw ng Linggo, araw Miyerkules, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Ito po isang magandang awit na hindi po tayo makaawit ngayon, pero ito na lang po kapalit ng awitin. Ito po yung magandang awit po.
So, time we're not sure.